Uy, Mare! Ano latest? Good morning, mga Marites! Good afternoon, good evening, and good morning! Narito na naman po ang Team Legit, Team Urik, Team Certified, Team Marites! At dahil special kayo, special din ang handog namin ngayong episode na to. Ito po ang inyong lingkod, Jordine Junardo. At ang inyong unbettable professor, Ambet Nabuz. At ang inyong PhD fab, Rose Garcia. Welcome to Marites University! Ay, kulay pula araw natin ngayon. Maraming salamat, of course. Meron tayong special guest. I'm sure natatandaan nyo siya. Hinahanap-hanap nyo rin siya. Ngayon lang po siya dito, first time sa Marites U. At malaki na siya, ha? Oo nga eh, di ba? And I'll keep the honor to our PhD to introduce our guests. Okay. Hindi lang siya malaki. Hindi siya malaki. Dalaga na siya. Dalaga na siya. Namumula at bilog-bilog. Grabe. Happy New Year! Happy New Year. Happy comeback. Happy comeback. 5 years old pa lang yata to nung napanood siya at unang minahal, lalo na ng mga kapuso, sa Marimar. Yeah. Parang kahapon lang yun, ah. Yeah, diba? Pero alam mo hanggang ngayon, diba? Hindi nawawala sa kamalayan ng lahat ang Marimar. Yan. Pero after that, may mga ginawa pa rin siyang ilang mga TV shows or TV teleserye pra GMA. I think isa sa mga huling ginawa yata niya ay ang Kambal Karibay. Ayan na, pakukwento natin sa na kanya. Na medyo matagal din. Okay na. Okay, anyway. Pag sinabi ko yung pangalan, sure ako, alam na ng mga kamarites. Si Cheska Salcedo o mas kilala bilang si Crucita! Crucita! Magandang hapon po sa ating mga kamarites. Hello! Dalaga na, Crucita. Ilang taon ka nga noon nung mag-umpisa ka sa Marimar? Nung nag-start po is 5 years old ako noon. Oh, tama! Oh. And now? Ngayon po 21 na. Marunong bang umarte yung 5 years old? Ay, bongga ni Crucita. Oh, parang laro-laro lang yun na. 5 years old. Mm-hmm. Naintindihan mo na yung mga ginagawa mo. Opo, nakakapag-memorize na din ako ng script that time eh. Pero hindi po ako yung nagbabasa. Ayan siya, Yes. Ayan. Oh. Kasama ko po dyan si... Grabe, ang bagat si Doc. Miss Marian and at ang pakikoy pa siya dyan, oh. Pakiyot pa siya kay Marian dyan. Pakiyot pa siya kay Marian. Wala pa sila relasyon. Wala pa sila dyan. Wala pa ba? So, ano natatanda mo moments mo dyan? Na hindi mo makakalimutan. Uh-oh. Jessica. Ang natatandaan ko po kasi sweet talaga si Miss Marian and Kuya Do. Nakikita mo. Saka masaya sa set. Yun. Now, what's new? Ano na ang plano mo? Ngayon po, yung pinaka-recent ko kasi is Kambal Karibal. Napanood nila yon. Ako po yung gumanap as Frenny ni Bianca Umali, si Crisan. Yes po. Okay. Pero prior to Kambal Karibal, after mong gumanap sa Marimar, naging ano ka ba? Continuous ba yung mga shows mo? Paano ba? Kasi parang ang tingin namin medyo nag-stop ka eh. Kasi di awkward ka, stage na yun eh. Dumaan ka ba doon? Nag-aral ka, di ba? Apo, apo. Mm. Yung pong after Marimar, nagkaroon naman po ako ng next show as young Katrina Halili sa Rosalinda po. Okay. Miss Carla Abellana po yun. Ako po yung gumanap na ito yun. Ito na, nalinya sa mga kontrabida roles. Yun po. Medyo dun po ako na linya nga sa mga kontrabida roles. Ang ganda mong yan. Oo po, kasi yung feature ko daw po kasi matapang. Kasi yung mata ko. Oh, actually yung mata. Wow. Pero gusto mo naman yan, ganyan. Opo, kahit off ano beat. Naman po na ano na role na kaya kong gampanan. Bago ka, so after that, nag-aaral ka, anong pinag-aralan mo? Pinagpatuloy mo? Anong yun, ano, mga... Ano po ako, homeschooled po ako sa Angelicum College. Wow, Angelicum. Hanggang grade or year? Hanggang ngayon po. Mm. Nasa anong year ka na? Senior po, senior. Senior high. But you're ready to start again, renew your
showbiz career? Yes po, yes po. Ayun. Mm-hmm. With GMA or ano, contract, oo. Nakakontract ba siya sa, ay hindi pala, kay Mama Rams. Yeah. Yes pala. Po, okay. Sa artist circle. Yun. Kay Ateng Rams David. Hello, Ate. Hello, Ateng Rams. Ako, Mama. Which is the artist circle. Thank you. Bago ka pa lang ba dito na nakakontrata sa kanya or dati pa? Paano? Kwento mo. Bago pa lang po, kakasign ko lang po kay Nay Rams. Mm-hmm. Okay. Recent lang po. Pero dati, sino manager mo? Dati po kasi freelance ako eh. Uh-huh. So, kapag may mga racket, ganyan, pwede ka ba kusita, ganun, gantong araw, or bukas pwede ka ba, ganun, di go lang, ganun. Mm-hmm. Tapos ngayon, kay Ateng Rams na nga, anong mga plano niyang ibigay sa mga projects or may mga niluluto na ba? Sa kanya dadalhin. Hindi ko po sure kung pwedeng sabihin na pero naka-standby pa po ako ngayon. Ah, so may minute meron na. Ano ko knowing Rams ano? Oo, meron yan. Hello. Kumusta naman love life mo? Alam. Ngayon po, ano naman? Ano? Okay naman, may naniligaw po ganun. Non-showbiz. Non-showbiz. Sa showbiz. Pero alam mo, since the Marimar day, siyempre talaga naman sumikat ang Marimar. Kaya nga yung pangalan mo hanggang ngayon, kilala pa rin. Rosita. Di ba mayroon din Rosita doon? Ay, yung si Manly Reynes, ano ba siya doon? Tama, ay, di. Iba ang name niya. Si Yaya Corazon. Si Jaya. Ay, si Jaya din meron din ba? Ay, ako, nakalimutan. Hindi ko na matanda. Parang ano po yun eh, yung next na Marimar na next Marimar. Ah, meron pa bang next Marimar? Opo, may next Marimar. Ah, kita mo, di natin. Ikaw pa rin yun. Hindi po, hindi. Hindi kasi minaalala ko may Jaya, yung singer na Jaya ha. Na, as Yaya Corazon. Ah, siya di, okay. Opo, ang first po na original na gumanap sa Philippines. Si Manilin Reynes. Opo, si Miss Manilin. Ah, yun yung kasabayan mo. So, ano yung sinasabi mong next Marimar? Si ano po yun eh, si Miss Megan, if I'm right. Going back to your question. So, ayun, how do you feel na parang hanggang ngayon, 21 years old ka na, parang pag nakikita ka yata, si Crusita pa rin ang tingin sa'yo ng tao. Opo, yun nga, kahit, anong name mo ganyan, Francesca, pero, tingay ko si Crusita, ganun yung ano nila, tanda, reaction, ganila. Tanda. Kaya yan ang ginagamit mo screen name ngayon, Crusita. Opo, Crusita. Kasi yung recall, mabilis eh. Opo, yun nga. Diba? Paano ka ba nakuha doon nung bata ka? Nag-audition po ako, pero yung unang audition ko po, hindi as ano, anak ni Miss Marian. Ano lang? Young. Young. Hindi ako nakuha. Yun yung unang tawag. May ano audition, ano, Young Marian. Nag-audition ka dito, pwede ka, ganun. Hindi nila ako nagustuhan nung unang audition. Tapos tinawag, after nun, ay meron ulit. Anak naman. So audition ka ulit? So audition ulit ako. Ito na ako nakuha. Pero ano din naman eh, thankful ako na ano na hindi yun yung napunta sa akin kasi mas kung mahaba. Yun, mas mahaba yung naging ano ko. Role ko at saka exposure dun sa pagiging anak ni Miss Marian. Naalala mo pa kung ano ginawa mo during ano the audition? Sa audition po, pinaiyak sa pagkakatanda ko. Tapos, nakaiyak ka naman? Opo. Pero si Direk Joyce, yung memorable kasi sa akin nun, tinanong niya ako kung paano ako uminom ng gatas. Okay. Paano uminom ng gatas? Hindi ko alam ba sa yun yung tanong niya. Sabi ko, ano din daw yung iniinom ko? Sabi ko, pwede bang magbanggit po ng ano? Okay lang. Sabi okay ko po, nido. Tapos ang ginagawa ko, hindi ko iniinom. Anong ginagawa? Ginaganyan ko. Di ba yung may nido? Ganyan. Powder. Powder. Ginaganon nga yun. Tapos may scoop na maliit. Gaganonin. Tapos tatanggalin mo yung excess. Tapos, doon ka nakuha. Pinapapak ko po.
sabi ko, direct just sinapapak ko po. Ayun. Siguro ako lang ata yung gumawa ng ganun. Ako lang ata yung ganun. Kaya siguro. Na-impress si Direct Joyce. Oh, classic pala yun. Pero kumusta ka with Marian or Ding Dong? After that, Marimar, meron pa ba kayong communication? Sa ano lang po eh. Online. Ganun. Sa Instagram. Kilala ka pa nila. Opo. Nagdalaga ka na. Iba nang nag-iba ng itsura ko. Gumanda ka na at lahat. Opo. Sa tingin ko po, kilala naman po nila ako. Kasi pina-follow nila ako sa Instagram. Oh. Tapos po, yung last kita po namin ni Kuya Dong sa Family Feud. Ah, nag-guest kayo na kami. Nagkaroon sila ng segment na ano, mga child start na malaki na ngayon. Ayun. Kasama po ako doon. So, ano sabi sa'yo ni Ding Dong? Ay, laki mo na Rosita. Ay, kilala ka pa rin, di ba? Ang laki mo na ko, Rosita. Dati binubuhat lang ito. Daddy Dong. Sabi mo naman. Anong tawag mo sa kanya noon doon? Daddy Dong. Daddy Dong. Kay Marian. Ate Marian. Si daddy talaga to sa ate. So, gusto mo ba silang ngayon nagbabalik ka? Gusto mo ba silang makasama? Isa ba to sa mga pangarap mo na maging anak ba ulit ni Ding Dong at ni Marian? Paano? Ako po, gusto ko ulit silang makasama kung pagbibigyan po ako ng ano ng chance sa isang show. Ayun, if pwede, gusto ko silang maka-work ulit. Or dahil nagko-kontrabida ka, gusto mo mag-kontrabida na kay Marian? Ay, kukontrabida. Kaya mo ba? Kaya mo ba yun? Kaya mo siyang saktan, pero... sampalin, sa bunutan? Sige. Gay. Oh, sorry na lang after. Pwede ba? Kung yun ang eksena eh. Why not? Oh, gay naman siguro kasi syempre trabaho, pag nakalagay sa script, di ba? Pero na-appreciate mo ba like si Maria na sabi mo nga pina-follow ka rin. Even si Ding Dong. Na-appreciate mo na hanggang ngayon ano pa rin sila sa'yo. Natatandaan pa rin po nila ako. Tsaka nung natatandaan ko na nagtitaping po kami si Ate Marian, mahilig siya magbigay ng mga chocolate. Ay, okay. Meron siya sa ano, meron siyang ano mga chocolate sa ano niya, sa sasakyan. Tapos binigyan niya pa ako ng pabango. Yung Johnson's baby. Ah, si Johnson's talaga. Natatandaan ko pa yun eh. So ganun. So generous talaga ang Marian. Hello, Yan! Hello, Yan! Hello, Marian! Ayan. Meron kang gustong makatambar sakaling magbalik ka ulit sa pag-arte? Yung mga kaidaran mo. Kaidaran. Gustong makatambal? Meron, pero okay lang kahit ni Lisa. Okay lang naman yun. Kilala ko po kasi siya, schoolmate ko siya sa ano, sa Angelico. Sino? Si ano, Zijan. Child star din siya. Zijan Haranilio. Si Haranilio. Saka bukod dun, magaling yan umakting din. Oo naman. O malay natin, wala naman silang franchise na. At saka auto-provide. Totoo naman. Open ang lahat ng mga artista. Para kinabahan siya sa'yo. May mga collaboration naman na ngayon. Oh, sa bagay nga po. Hindi naman nanligaw sa'yo si Saiya. Hindi. Okay. Ayun na. Oh, anyway, Cruzita, kasi nga, ito, hindi ka na yung 5 years old na Cruzita eh. Ikaw na yung... 21 ka na at titing na ka ngayon. 18, 19 years old. Oo, sexy and all. Oo. Anong, kumbaga, anong plano mo? Anong reinvention na gusto mong gawin sa career mo, sa'yo, na gusto nilang, gusto mong makilala ka naman ngayon bilang actress? Actually, napag-usapan po namin yan ni Nay Ramos na kailangan nga na maiba yung imahe mo. Na makilala ako as yung Cheska na ngayon kesa dun sa yung ngayon. Mga, siguro sa mga roles po na ano, para mas makilala ako ngayon na hindi yung baby na Cruzita. Out of the box roles? Yung mga ganun po. Sexy roles. Sexy na hindi naman yung... Gara pala. Parang skin. Flesh. Okay. Hindi naman. So, wag muna tapusin ang pag-aaral. Yes. Ayusin kung magbabalik sa showbiz. Wini-wish ka namin dito sa Maritas University ng good luck, good luck, good luck. Thank you po. Diba? Thank you. At nakasuporta kami sa anumang mga endeavors mo dyan. Welcome ka rito sa Marites. Yeah. Diba? So, anong gusto mong isabihin sa iyong mga dati, mga fans mo na I'm sure malalaki na kayo? Pagpapareintroduce ka na naman at makakambak ka.
Ayan, nagpapasalamat po ako sa mga fans ko na hanggang ngayon, okay, sinusuportahan pa rin nila ako, fina-follow pa rin nila ako. Yung mga content na pinopost ko sa mga social media ko. Promote mo ang mga social media mo. Inaanayan pa rin nila, sinusubaybayan pa rin nila. Ayan. Follow niyo po ako sa Instagram ko, at Cheska Salcedo. Sa Facebook naman po, Cursita Salcedo. Ayan. Cursita. Yun nga, ano ba gagamitin mo talaga? Si Cheska Salcedo o si Cursita? Tapos talaga, no? Kasi pag Cheska, pag nagpapakilala ko Cheska, Cursita. Sumisingit Cursita. Hindi pa rin nakawala. So ano ka namin ni-introduce talaga? Ako mas bet ko si Cursita. Cursita? Cursita Salcedo. Wala na, Cursita na lang. Cursita. One name lang, magandang bongga. Wala na pong ano? Wala nang soy name. Cursita. Cursita. Mamarams, Cursita. Tatanggapin ka pa rin ng mga followers mo siguro, mga at fans mo. At saka may recall, madaling identify sa kanya dahil siya na yun dati. It doesn't matter mo kung bata o matanda yung Cursita. Pagi naman yun sa bata. Maganda, may dating Cursita ka, parang sasaburutang kakaabot. Actually, kontrabida pa naman ang mga ginagawa mo. Diba? Pero why not? Kung offbeat, bongga yun. Okay mga Marites, sabay-bayan po natin ang muling pagpabalik. Abangan natin. Si Cruzita. Ayun. Big Cruzita. Parang Cruzita maldita. Pwede, di ba? Saka pangalan pa lang niya. Nagsusuplada na eh. Nagsusuplada, correct. Nagugulat. Tataasan mo ng kilay. Okay, thank you so much, Cruzita, for your time and for being here, of course. Nag-travel pa sila from San Pablo City, right? Ay, mga taga San Pablo, mga relatives namin dyan sa Barangay Santa Isabel. Okay. We wish you luck sa bagong endeavor mo ngayon. Thank you for having me. Again, mga kaibigan, mga Marites, magbabalik po ang Marites University!